know her, hindi pa member. Hindi pa member. Oh, yan. Saan siya na nagsabi? Pero meron ako pa member. Ha? Pagdating ng pera. Ayan, siguraduhin mo lang. Maraming nangako ng ganyan. Baka mamaya, sa doon mo, tatanong mo pa sa nanay mo, ha? Maraming ganyan, tatanong mo muna sa asawa ko, pag-isipan ko muna. 1997, ganyan na yung ano eh, nire-record ko, pag-isipan ko muna. Oh. 25 years na lang kinakausap ko, hindi ko. 25 years na nag-iisip, hanggang ngayon hindi sumasali. Yung isa nga, pinatil ko ng senyala, iihi lang, hindi na bumalik. Ano na yun? Hindi ko lang ako nangyayari. Kaya hindi ko na yung alam ng rason na ako ko na eh, na-encounter ko na eh. Oo, kasap ka, tabi ko, iihi lang ako ah. Kumbira ako, nag-enjoy sa ano, sa seminar. Oo, tapos na yung seminar, hindi po bumalik. Kung natapos ang umpisino, wala, hindi bumalik. Eh, hindi pa na uso yung cellphone dati. Siyempre, hindi ko alam kung nasaan. Nakauwi na ako lahat na, ha? Wala na talaga. Pagbalik ko, hindi na ako nasaan. Wala talaga. Oh, hindi na. Hindi na. Hindi ko alam kung gano'ng karami, gano'ng kahama. Hindi na ako na. 25 years na, hindi ko pa nakita. Pero make it sure, yan yung decision mo. Kasi ikaw din naman gagawa yan, Nay. Yun nga lang ibang question. What is the difference na sasali ka ngayon, sasali ka bukas, sasali ka after 1 week, after 1 month, after 1 year? Sasali ka na rin lang, pinapatagal mo pa. Correct! Perfect! Diba? So, ibig sabihin, binilay mo lang pang pinatagal mo. Kung wala kang pera, gawa mo ng paraan. Oo, ako nga, walang pera. Ang ginawa, sinanda ko muna nanay ko. Pero nanay, tanda mo, walang nagiging global ambassador dito na hindi pa sumasali. Kasi that's a miracle kung nangyari yun, di ba? Okay. So marami sa atin, nakapokus saan? Eto, isipin nyo, isa-isay natin ha, kuya. Di ba? Grabe naman, palagi na akong kuya dito. Di ba? Laging pagod, rejection. Number one, nakalaban nyo dito, rejection. Yes! Maniwala ko sa akin. Eh kahit hindi mo gawin, maririnig ako nga hanggang ngayon, nare-reject. Hanggang ngayon! Ay, sino nga nare-reject talaga? Oo, oh, ay, kayo prutas nga, nare-reject. Kapag gulo, bibili mo pa ba? Siyempre, nare-reject mo! Pero minsan, tanda nyo to ha, minsan ang rejection, it's not because of the prospect. Minsan ang nare-reject ikaw. Yes. Oh, ano niyo yung sarili niyo? Minsan kasi, how do you conduct the business? Minsan kasi mali ang pag-conduct mo ng negosyo, kaya ka nare-reject. Tingnan niyo katabi niyo. Tingnan niyo, parang yung tanga, hindi pa ako nangiti. Kasi yung tingnan niyo, parang yung tanga nakakalit mo po. Yun yung tinatawag, tinatawag namin, ano? Enthusiasm. Alam niyo yung enthusiasm? Enthusiasm, naman? Enthusiasm. Enthusiasm. Sabi niyo kung mali yung spelling ko, ah. Tama ba? Yes. Ano ba itong enthusiasm na to? Sa lahat ng negosyo, napaka-importante ng enthusiasm. Pumunta ka ng department store, may sales lady ba rito? Look at those sales lady. Nakita ka na ng sales lady, di ba pag pumunta kayo department store, halimbawa, saan ka bibili? Sa damit, damitan, di ba? Na-try nyo na? Kung ano yung mga pinulot mo, sumag dito, tapos hindi ka rin bibili. Have you tried that? Yes! Asas naman, ako na-try ko yan eh. Di ba
mapili, kasi pili ka mapili. Wala talaga, hindi babagay. Eh kung yung sales lady na yun, walang enthusiasm yun, eh baka mura-murahin ka. Pansin ka na rito, hindi ka nabibili. Kanina pa ako tupi, kinakalat mo. Pero hindi eh. You will still smile. Okay lang, sir. Okay lang, ma'am. Tama? Yes. Mga sales lady, maghapon nakatayo, hindi nga umupuyang ngayon. Bawal. Tama? Yes. Oh, tignan nyo na lang sa fast food chain. Pagpasok mo pa lang, good morning, sir. Paglabas mo, good morning, ma'am. Hindi ka naman bumili, umihi ka lang. Parang nasa nyo na good morning, ma'am. Hindi lang bumili, umihi ka. Ako ba naranasan ko? Eh, naranasan ko. Kwento ko lang to, ha. Kwento ko lang. Pangasinan, hubin to Pangasinan here. Pangasinan. Sa amin, sa Pangasinan, sa Dagupan City, kasi doon ako, pinanganak, doon din ako lumaki. Pero 1995, nag-migrate na ako sa Manila. Ngayon, na-recruit ako ng 1997, one day, meron akong training, seminar, sa Dagupan. Since nakatira na ako sa Manila, Manila to Dagupan is about 6 hours away. Long trip. Noong una, kasi ngayon may mga expressway na. O, oh, syempre, 6 oras ang biyahe, alauna ang training ko, ano oras ang walis na Manila? Binibilang talaga yung alas. Malis ako na alas 3 ng madaling araw. Ito ngayon, sa pagmamadali ko, gusto ko kasi makarating ng maaga doon sa Dagupan. Syempre, papahinga muna bago mag-training. So pagmamadali ko, pagsakay ng bus, ang nabaon ko, mais. Mais. Kain ako ngayon sa biyahe. Kanay, kain ako sa biyahe. Ito ngayon, bigla ko may naramdaman. Sabi ko, parang may sumisipa. Ano ba ganun po? Sabi ko, may sumisipa. Ngayon yung sumisipa, umabot dito. Ano na yan? Patintay na ako. Sabi ko, eto ngayon. Problema, ilang oras mabiyahe? Pero normally yan, sa Tarlac, mayroon tawag doon na siesta, may ano doon, stopover. Akala ko mang stopover. Nilagpasan, bakit? Madaling araw, mabilis ang biyahe. Dire-diretso, sabi ko, ay. Oo, sabi ko, sana matigas to kasi kung basahin mo, hindi ko talaga mapipigilan. Tama? Huwag ako yung problema ko ngayon. Pagdating ng Ordaneta, Pangasinan, okay, liliko yan. Pag dumiretso ka kasi, Baguio. Liliko ka kaliwa, it's just 1 hour away na pagpapunta sa amin. May nakita ko, Chowke, 24 hours. Tinarawag ang bus. Tayo. Ito ngayon, pagpara ko, dala ko yung bag ko, dire-diretso. Ngayon, pagdating sa Chowke, binuksan ng guru. Sabi, good morning. Sabi, wala akong makayang tayo-tay na ako. Manatatay kami. Wala lang, dinitin ko Chowke. Pagdating ko sa siya, binaba ko pantalo ko, hindi pa lumalapit yung pen ko. Yes. Sarili mo bakit? Eh proven na effective ang produkto. Ang gaganda ng produkto natin eh. Chok-chok, nag-chok-chok ka na ba? Yes. Eh maraming nagkakamali sa tunay na edad ko. Bata ako kay Sir John. Mas maganda ako kay Sir John.
By the way, he'll be here on November 27, ha? Yes. Oh! Actually, I'm 49 years old right now. Ikaw tayo, ikaw lang. 27, itatay pa kita, 27. Dati, ganang gigamit ko. Pero sabi ni Doc Wood, every 2 hours, every 4 hours, hindi, ginawa ko oras-oras. Okay na natin? Wala naman masama. Wala naman nasulat doon, bawal gamitin oras-oras. Walang nakalagay doon. Oras-oras ko para mabilis. Oh, ito, iba naging problema. Pakaka-spray kong ganyan, hindi ko naman na yan, Bible na pala. Pinagpun ko na. Oh, yung perfect white, actually, normally ganito, tanungin ko kayo, pag sinabing luta tayo, ano papasok, unang papasok sa isipan nyo? Okay. Eh, ang dami babasak sa inyo. Hindi po, hindi. Sabi ko nga, hindi. Ang luta tayo, hindi pang paputi. Antioxidant, liver detoxifier. Alam niyo po ba yung liver? Yes. Ano yung liver? Tunay! Hindi! Tubig sa ilalim ng tunay! Alam niyo ba, ang glutathione is already available in the market since 1979? Oh, pero bakit ngayon sumikat nowadays lang? Kasi nga, ang trabaho niyan, liver detoxifier, antioxidant. Ang unang gumagamit niyan, Americans, Japanese, mapuputi. Side effects na kasi puputi ka. Pero hindi yun yung trabaho niya. Side effects lang yun. Kakilala niyo si Kayla, yung singer. May sakit yun sa liver. Kaya ang prescription ng doktor niya, glutathione. Okay? So, hindi pampaganda. Ay, hindi mapaputi at lalo hindi pampaganda. Meron kasi ang nalilig, meron kami pampaganda ng produkto. Ano yun? Diba ang white light? Hindi pampaganda yun. Kung anong itsura mo ngayon, yan na talaga yan. Oo, pwede ka lang pumuti. Ano kasi ganun eh. Kali mababago mukha mo. Ano naman ganun? Ang pangit kayo na talaga yun. Oh, but there are 3 kinds of glutathione in the market. And what are those? Capsule or tablet form. Yes. Meron tayo, perfect white. Ano pa? IV form, injectable. Ano pa? Sublingual, which is tayo lang ang meron kasi patented tayo doon. Wow. Ibig sabihin, walang pwedeng kumaya dahil kumuha na tayo ng patent. Wow. Okay, wala tayo sublingual. Bakit? Maganda ang sublingual. Madali. Spray sa ilalim ng dila. Bakit? Sa ilalim ng dila natin, may ugat yan diretso sa puso. Ganon kabilis. Sino dito may sakit sa puso? Ano papansin nyo, yung mga may sakit sa puso, meron silang pre-prescribe na gamot. Yung ilalagay sa ilalim ng dila para humupa agad. Ano yon? Adala, calci block, mono block, hollow block. Iba na yung ayan. Kasi nga meron tayong ugat dito, diretso sa puso. Yung puso, siya ang nagpapam. Kaya mabilis kumalat sa katawan. Kaya yung white light, mabilis kumalat sa dugo mo, mabilis ang effect. Yes! Ah! Tingnan nyo, kung ako nagturo, may matututunan kayo. O, pero bakit meron tayong dalawa? Ngayon may tanong, sir, bakit meron kayong perfect white? Meron white light, magkaiba kasi ang trabaho. Bakit? Yung perfect white, hindi pwede sa 30 years old and below. Ate, ilang taon na? 18? Ikaw? 16? Oh, hindi pwede. Bakit? Kasi doon sa mga bata pa, 30 years old and below, unat na unat pa yung balat nyo.
unan na unan, eh magte-take ka pa, lalong uunan, magiging SpongeBob ka, di ba? At saka yung perfect, right? It would make you look 20 years younger. Yes. Oh. Kung 18 ka, 16 ka, inom kayo, ano itsura nyo? Mukha kayong pitus. Tama? O sa mga may edad, gusto nyo bumata? Sinari, ilang taon na? 62. O parang 61 ka lang. Gusto nyo bumata? Tulad ko. Gusto nyo bumata? Tura. Tinatanong kita kung gusto mo. Pag sumagot ka ba ng ano, ng biodata na ganyan, ilang taon ka na? Depende, may ganyan. Mas kailangan. Gusto mo bumata? Oh, ganito gawin mo para mas mabilis. Pag uwi mo mamaya, dumaan ka ng Mercury. Bumili ka chupon, subo mo, mukha ka ba? Doon sa mga gusto mong kabata na 30 years old and above, pagsabayin nyo yung white light at perfect white, mas mabilis. White light and perfect white, mas mabilis. Samahan nyo pa na Jolly Boost. Paano mabasahin yan? Holy Dos. Paano basahin? Kung chocolate yan, Holy Dos yun. Kung basahin mo sa akin, Holy Dos to dapat kukulit din yan. Pinagsasama ko ang may choco tsaka Livel. Livel yung may choco. Masarap sa lahat yung sachet ng may choco. Ano mabasahin ko? Sachet yan pag wine. Malinaw naman. Sachet. Alam kumain sa buffet. Ang ulam mo, fish fillet. Ano masaya mo lang kayo? Pero baka yung tatamahan talaga. Ulit tayo. Ulit tayo dito. Even those guys na nasa hub, I've been mentoring a lot of people sa mga hub. Pasig, Rizal, Taytay, Angono, Antipolo, Cavite, Laguna, Bulacan. Ang dami kong minimenturan. Basang-basa ko na lahat ng mga rason eh. Oo! Meron pa yung grabing mag-complain, wala namang production. Oo! Tapos oras ng kainan, duro mahataw. Oras ng katawan, wala kulog. Nanonood ng TikTok. Oo, pero oras ng kainan, hataw. Nawawala ko tiyan natin. Ito na dito na, nagulog na. Kung makakain sa hub, akala mo kung sino, wala namang production. Nagtuturuan yung mga nasa hub, oh. Alam niyo, matanda niyo to, ha? Kaya nga tinanong ko si Hiyan, si Martin. Gusto niyo, bisitahin ko yung hub niyo? Kaso wala, eh. Kami visiting a lot of hubs, gaya ko ang kagayon ni Otto. Nag-visit ako sa hub nila, more than 100. Eh, hindi mabago sa akin yun. Doon nga sa Antipolo, may more than 200 in one hub. Ayos ko na rin din. Actually, nag-request na naman sila. Alam niyo ba kayo, lahat kayo sasabihin ko sa mga hubbers na yun, sa tingin niyo ba gusto niyo habang buhay na sa hub ka? Yeah.
expenditure this year, last mo na yan. You have to build your own hub para mas mabilis. Yes. Minsan kasi ayaw mong lumabas dyan kasi ang ganda ng samahan. Masaya kayo. Pero at the end of the day, ang nakasalalay dito, pangarap ng bawat isa. Yes. May iba gusto na sahab lang, na sahab lang. Hindi ka networker. In-worker ka. Tama ba mali? Tama! Tama ang may natatamaan. Yung iba parang masyadong lax pang nasama. Relax. At the end of the day, ikaw talo eh. Yes. Hindi apply mo, ikaw talo. Yes. Bakit? Tandaan mo ito araw-araw. Everyday, tumatanda ka isang araw. Yes. What you're losing is time. Yes. Oras. Tumatanda tayo. Imbis na makuha mo ng mas mabilis ang pangarap mo, tumatanda ka. Salatan mo eh. Ano bang ginagawa mo sa hub? Mahataw ka ba? Yung iba, ano ginagawa? Ayaw malis kasi nandun si Crash. Di ba, Brad? Tumatama ba? Tumatama? Yes. Kahit hindi nasahab, kahit kayo. A lot of, alam nyo yung mga excuses? Sakit lawas ko. Ilang tanong ko, di bakit di ba kati ng training? Sakit ko. Daming rason eh. Honestly speaking, even me, may mga masama sa pakiramdam ko, pero hindi ko inilarason yun. I still train people. Minsan yung mga nararamdam mo, it's mind, your state of mind. You're just creating it. Yung pain na yan, yung pain na yan, yung pain, galing dito yan. Kaya nasasaktan ka, kaya masakit, kaya nga makakaramdam ka ng masasakit because you're thinking about it. Yes. Imbis na mag-charge ka, ang ginagawa mo, you focus on that. Yan o. Hindi nakapokus sa goal. Nakapokus sa journey. Ay, ayaw ko na dyan kasi hindi maganda yung daan. Actually, before ako pumunta rito, yan, nag-message niya si Marines. Kung saan-saan GC pa namin, si Nen. Yung last night, dito ako, kapuntang Jensen. Yes. They were worried. Sabi ko, bakit kayo mag-worry? Ilang araw pa naman? O, tingnan nyo ngayon, malinis na. Diba? Instead of worrying, why don't you pray? Yes. Pili tayo sa ganun eh. Excuses, excuses. Tama? Yes. Okay, hindi ba kayo makatawa? Nakakasaya ko lang kayo ngayon, pero... Sakit niya nga. Baka pagbalik ko rito, hindi na kayo umatin. Kaaway nyo na ako. Sumbo kayo, Sir Jan, huwag mo na pabalikin dito yung kapatid mo. Yung mas guwapo sa... Kasi masakit magsalita. Tanungin yung mga leaders dito matatagal na, this is how I teach people. This is how I train people. Yes. Ano ka manok? Masimasin ko. Okay lang yan, okay lang yan. Senta mo ako dyan, okay lang yan. Kasi mo gano'n, okay lang yan, okay lang yan. Kasi parang nawawala kong gana, okay lang yan, okay lang yan. Kasi parang gusto ko na mag-fit, okay lang yan, okay lang yan. Kasi ayaw ko na mag-fit ako, okay, usukin ko pa mata mo. Yan ang problema kasi minsan eh, pag ilimasin ka, you tend to relax. Nakakala mo yung ginagawa mo, tama na, mali nga eh. That's why you need to
train yourself. Para iguro sa'yo, lahat ng mga mali, baguhin mo. Yes. Yun ang importance ng training. Lahat ng mistake, lahat ng mali, babaguhin. Kaso, walang nababago sa'yo kasi ayaw mong baguhin yung mga mali mo. Akala mo kasi tama lahat. Kung tingin mo tama lahat ang ginagawa mo, at lagi sinasabi sa'yo, lagi sa'yo may mga mali. Dito pa lang, mahaba tayo eh. After this topic, marami sa inyo, nananahimik kayo pero pinatamaan kayo. Yes! Masyado tayong nakapokus dito exclusives eh. Ang dami natin excuses sa buhay. Yes. Yung ibang mamimili pa. Magpustahan tayo. Pagdating ni Sir Jan, ang dami na natin. Oh! Tama? Yes. Ibig sabihin, parang successful sa lalay sa speaker? Pag may aray ang speaker, kailangan mo matin. Pag hindi? No. Halimbawa, yan ang mistake ng karamihan. You choose speakers. Kahit sino magsalita, makinig ka. May alam din yun na hindi ko alam. Alam nyo ba nag-umpisa pa lang ako? Oo! Ang pakiramdam ko sa sarili ko, hindi ko kayang abutin yung mga gusto kong abutin. Ang tingin ko sa sarili ko mababa. Bakit? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Andiyan sa high school graduate, dating janitor. Ipapakinggan mo mga successful, million-million kinikita. Tingin ko sa sarili ko, hindi ko kaya yun. Nasa harap ako lagi pag-training sa group, gagaling ng mga ito. Ganyan na ganyan. Sabi ng ibang trainers namin, mga mentors namin, sabi niya, yun yung maling perception ng mga tao. This business ng copy business, lahat pwede mong gayahin. Yun sinabi, tumatak yun sa isipan ko. So lahat ang speaker, pinakinggan ko. Parang isda, pag kakain ka, kahit ka isda, siyempre kakainin mo naman, pati dilim pa kakainin mo. Kaya sabihin mo, ayaw mo, itapon mo. Eh yung iba, pag iba yung speaker, ayaw na makumatin. Hindi, kaya tingnan mo, hindi ka na nai-equip. Kulang ka ng kaalaman. Kasi hindi naman lahat pwede turo ko sa'yo, yung iba manggagaling din sa iba. Eh kaso ako lang inaatinan mo, kung ano yung alam ko yun, lang tuturo ko paano yung iba. Wala na. Gayahin mo lahat ng topic, gayahin mo pati kwento, sinusulat mo yan. Lahat. The way they talk, the way they walk, the way they dress, the way they smell, facial expression. Wala lang yun, ba hindi ko magaya? Pangit eh. Sinasabi naman sa inyo, gayahin nyo lang na. Gayahin nyo! Iba yung topic, gayahin mo! Diba? Baka mayroon kang mga inputs pa rito eh. Baka may dadagdag ka pa eh. Walang problema! Ang importante rito, nagkakatulungan tayo. Yes! Kasi yung na-ignore, hindi ibig sabihin alam ko lahat. Minsan, may binabagsak ako na para sa akin din yun. At doon din ako natututo. Di ba, Brad? Piling magkape. Kaya ako kinalilan. Wow! You point the fingers upwards but never inwards. O, ito na. Marami sa atin ganyan. Pag hindi nakukuha yung goal, hahanap ng sisisihin.
Tama, baby. Si upline kasi. Hindi pwede chisihin si upline. Kasi kahit ako magturo sa'yo, if you will not do your part, you won't be successful. Tama! Yes! Hindi na kay upline ang success mo, nasa'yo. Yes! Wala sa iba. Walang ibang sisihin kundi ikaw. Nobody but you. Nami kasi, pag hindi nakukuha yung goal, hahanap ng sisisihin. Kung di si upline, trainer, kung di trainer, kumpanya. At tingnan nyo yung iba, tumatalon sa ibang kumpanya. Iba kaya yung sistema kasi ng ano eh. Yung global dati, easy na ngayon. So, pangalan ng pinalitan, natakot ka na. So, matalang ATM, nakasulat doon, this machine's not available, hindi ka kinabahan, nagharap ka lang ng ibang machine. Dapat kinabahan kayo kasi pera mo nandun eh. Yes. Simple lang eh. Nagpalit lang ng pangalan, naglagay lang ng Urbis Victus, kinabahan. Oh, magsasara na yan. Diba? Kaya nalilinig nyo? Yes. Magsasara na yung power consumer razor mo, naglalagay na sila ng iba. Hindi ba dapat natutuwa ka? Tama. Kasi nadagdagan? Because the vision and mission of this company is one, to become one of the largest conglomerate in the country. Yes. San Miguel, pag sinabing San Miguel, isipin mo anak lang. E pag pinasok nilang pagkain, pure foods. Yes. Pinasok nilang petrol. E pati kalsada, pinakialaman. Expressway. Saan may ganit gumawa? Hindi ka nag-isip? Ito naglagay ng insurance. Kasi nga nag-iisip kami, paano yung mga distributor na kumikita? Hindi ba natin alagaan yun? Yeah. Ipaisip nila eh. Kaya naglagay ng ganyan, para, kasi ang aksidente, hindi mo alam kung kayo mga ordinary. Tama! Di ba? Yes. Minsan nga, oh, notice na ako. Nabutis ka? Oh, aksidente. Balik tayo sa tapang natin, ha? Imagine this. Oh, sa mga nag-OBI dyan, one of these days, tumangon, 19. Yes. One of these days, may mapapakinggan kayong bago. Oh. And it would be much better. Wow! Hindi ko sasabihin nyo yun. Pero mas maganda. Oh. From our insurance, magkakaroon tayo ng real estate. Magika. Hindi mo kung downline mo, nakapenta na yung mga. Penta rin pa rin lupa. Magkano'ng step mo? Ngayon, kala mo wala. Akala mo hindi totoo. Dahil maguguluhan ka. Bakit ang daming nagre-reject sa'yo? Nag-discourage ka. Nag-prostrate ka. Wala kang ma-recruit. Hindi ka makabenta. It's all mess. Pero dapat matuwa ka. Kasi lahat na nag-uumpisa, process. Kaya mag-train ka na mag-train para ma-build mo na yung foundation mo. Yes. Right? Make your foundation strong. Para kahit anong bagyo ang dumating, you can never be shaken. Yes! Until finally, na unti-unti na nabibuild yung bahay mo. Unti-unti yung mga pangarap mo nakukuha mo na. Yes. First car mo. Yes. Hindi ba nag-50,000 naman ka na? 100,000, 200,000, 200,000, 200,000, 200,000. Kaya mo ang mga kaibigan mo, ang mag-anak mo, katrabaho mo na dati pinagtatawanan ka. Yes. Magtataka ngayon, ang ganda naman ng bahay mo. Am I right? Yes!
Pero sa umpisa mabuti. Yes. Yan ang sitwasyon mo ngayon. Yes, yes. Yun nga lang, ang difference mo lang sa kanila, tahan nila ka. Yes. Nakikita mo na ngayon pa lang. Dahil walang beses na mas malayo ang nakikita mo kaysa sa kanila. Kaya kapatid, don't ever, ever give up. Yes. Whatever your situation is right now, tandaan mo. Yes. Tandaan mo, nag-umpisa ang building na to, magulo ang lupa to. Yes. Tama? Yes. So, ibig sabihin, huwag mong pakiramdam ang sarili mo na hindi totoo ito, hindi. Magulo lang. Magulo lang talaga. May kailangan pang bumukit na damo mo. Baka may mga tayo-tayo pa yan. Katawa kayo. Dito lang? Yes! Anyway, dito ako mag-iya. Nakinig tayo ng maigi. Meron isang mga kaibigan. Kaibigan sila. Ito ang isang kaibigan niya. Nagtatrabaho sa circus. Alam niyo ba yung circus? Yes! Sobrang galing na itong kaibigan niyang si Juan. Dahil dumating yung time na kaya niyang tumawid doon sa wire. Yung sana yung papasyalan ko sa Eden. Kasi dito yung pinakaunang skycycle sa mga Pilipinas. That was 2013 when I first rode a skycycle in Eden. Na-remind dyan ko yung may babay pa yung cable lang yung nama mo. Yes. Pero natapos ko. Yes, yun? So ito, nag-umpisa, he could walk from end to end doon sa cable na yun. Palakpakan yung tao. Ha? Ang galing, ang galing, ang galing. Ang galing. Tapos, kung magaling ka, di challenge ka. Kung magaling ka, kaya mo ba mag-bike dyan? Sabi ni Jokini Juan, oh, kaya ko. Nag-start na yung mag-bike. Right? Oh, ang galing. Circus-circus pa yung bike. Hanggang makarating sa dulo. Oh, bilig na bilig yung ano. Bilig na bilig yung kaibigan. Ang galing mo talaga. Naniwala ba yun? Nga. Wala kayo? Yes. Ito ngayon. Sabi niya, sige nga, kung magaling ka talaga, pwede mo ba akong iangkas? Pagtawid dyan? Kaya ko, angkas ka! Ito ang pagangkas. Oh, galing, natawid niya from end to end. Magaling ba? Yes. Magaling wala kayo? Yes. Sure kayo? Yes. Wala kayo doon? Magaling si Juan? Yes. Natawid niya eh. Yes. Natawid niya eh. Yes. Okay. Ngayon, kung yung iangkas kayo, kasakay kayo? Ano, diba? Exactly. Ay, bakit? Minsan ganyan tayo eh. Yes ka ng yes, yes ka ng yes. Pero pag ikaw nagagawa, wala kang bilib sa sarili mo. Yes. Matapot ka na. Yes. Ako naniniwala lahat kayo, you're so powerful. Yung mind now, so powerful. Yun nga lang ginagamit nyo sa hindi tamang pagkakit. Ang baba ang tingin nyo sa sarili nyo. Huh. Eh, mga klase ko na nanglilit sa akin, pag nakita-kita ka mo ngayon, don't ever, ever small me. Maliit, di ba small? Kaya kayo, pang minaliit kayo ng mga kaibigan nyo, isumbong nyo sa akin. I will child you. Pag-ibang ito mo. Bigante, di ba kaya? Anyway, I do hope na doon sa maliit na topic